Pinaalis na yung mga naninirahan sa ilalim ng isang tulay sa lungsod ng Valenzuela at yun ay matapos gumuho ang pader doon kahapon. Dalawa ang namatay sa pangyayaring iyon. Pero sa kabila ng panganib ay may nagsisibalikan pa rin para kumuha ng mga gamit na pwede pa nilang ibenta. Nakatutok si Julio Segovia, live mula sa Valenzuela. Julius. Mike, dahil pa rin daw sa pangamba nga na baka muling gumuho ang bahagi ng tulay sa Gente de Leon, ipinag-utos na ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela, nagibain ang mga bahay na may 20 metro ang layo mula sa pinangyarihan ng insidente kahapon. Inabot ng halos 12 oras bago naiahon ang bangkay ni Rodel Pugoy Sr., isa sa dalawang nasawi nang gumuho ang malalaking tipak ng adobe dito sa Gente de Leon kahapon. Pinaalis na ang mga residenteng naninirahan sa ilalim ng tulay, pero nagbalikan pa rin sila kanina para maghanap ng mga kalakal na pwedeng ibenta. Ibenta ko sa ano, John Shop. Para pambili ng ano, pagkain, mga bata. Magkano ba yan kung sakaling ipagbili nyo? Sa kilo ko, ano po, 13. Sinita ng mga pulis ang nagbalikang residente. Diro-biro ang panganib na manatili pa sa lugar. Ang bigat pangalang ng tumabo na adobe aabot sa 400,000 kilo o mahigit 400 tonelada. Ang main duty ng pulis ay to save life and property, di ba? Okay, so kailangan pagbawalan natin sila. Ang malaking tipak ng adobe na aking kinatatoyuan ngayon ay bahagi nitong ilalim ng tulay na bumigay sa kasagsagan ng ulan kahapon. Kung inyong mapapansin, sa ilalim din mismo ng tulay, eh may ilang mga bahay. Nandyan pa nga yung mga gamit o mga residente. Ayon sa City Engineering's Office, bawal at mali raw ang ginawa ng mga residente dahil inuka nila ang ilalim ng tulay. Ito ang dahilan kaya humina ang pundasyon nito. Ayon sa Valenzuela City Engineering Office, doon pa may peligroso na raw ang naturang tulay. Dati nang may crack ito eh, itong portion na to na hindi naman alam po ng mga tao. Tapos, yung crack na yan, na-penetrate nung roots hanggang dito po sa ibaba. At the same time naman po, since na-penetrate na yan, yung mga tao naggawa ng passageways at saka nakadagdag din po yung vibration na gawa ng mga sasakyan sa taas. Plus, yung pong amount ng tubig, yung sa rainfall, na nagpabigat po doon sa weight ng ano ng adobe dahil naging saturated po siya ng tubig eh. Regular naman daw na ini-inspeksyon ng tulay. Ang kaso, sa taas lang ini-inspect kung kalsada ba maayos, may crack ba yung kalsada, but on the sides and yung sa loob hindi masyadong natignan. Hindi namin dapat tinratong ordinary kalsada or bridge. Magbibigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa mga residenteng sapilitang pinaalis. Kahit pa kung tutusi ang pribadong kumpanyang may-ari raw ng lupa, ang dapat na may responsibilidad dito. Bukod sa bawal manirahan sa ilalim ng tulay, delikado raw ang lugar dahil nasa ilalim sila ng transmission lines na mataas ang boltahe ng kuryente. Hati pa rin ang may 30 pamilya sa isyo ng sapilitang pagpapaalis sa kanila. Kahit patakda ng gibain ang kanilang mga bahay bukas. Alis po ako talaga dito kasi delikado masyado. Dito muna ako kasi wala pong malilipatan. Siyempre susunod kami sa patakaran. Kaya inagintay lang kami malipatan. Sa ngayon, Mike, ay pansamantala munang sinaraduhan ang tulay habang isinasagawang investigasyon. Mga light vehicle at pedestrian lamang ang pinaghihintulutang makatawid. Kaya nga yung mga pasahero, kung inyong makikita, Mike, dyan sa ating live video, ay napipilitang maglakad para makatawid sa tulay na ito, Mike. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa'yo. Maraming salamat, Julio Segovia.